Hello, good evening, Night Watchers. Let me share with you the word of the Lord tonight from Proverbs chapter 4, verse 1 and 2, and verse 10 to 13. Verse 1, listen, my son, to your father's instruction, and pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake them. Verse 10, listen, my son, and accept what I say, and the years of your life will be many. I instruct you in the way of wisdom and lead you along the right path. Verse 12, when you walk, you will not be slipped, and when you run, you will not stumble. Hold on to the instructions and do not let it go. Guard it well, for it is your life. There are big differences between the children of today and the children of yesterday. The children of yesterday are respectful to their parents. For some children, they feared and obeyed their parents. But plenty of those children of yesterday who revere their parents and obey. Pero marami mga bata noon ang mas nire-respeto nila, nagre-respect sila sa kanilang parents, kaya sila nag-o-obey. Ayan. So ngayon, ang mga bata nga natin today, no? Plenty of these children of today ay mga disrespectful, mga disobedient to parents. They are so consumed with this technology, no? Na naging yun ang nagiging dahilan kung bakit sila nagiging disobedient na sa kanilang mga parents. Di ba? Sa kakalaro ng gadgets, pag inutosan na ng parents, time sa pa. O, di ba? So talagang hindi nag-o-obey kaagad dahil gadget yung time nila. No? They could not master their time. Kasi nandoon yung focus nila sa gadget until na nawala yung respect nila sa kanilang mga parents. And then they become disobedient kasi wala ng respect. No? Pag nawalan na ng respect ang isang tao, he become disobedient to the person na nawalan siya ng respect. Di na siya mo tuo, bisan pa parents na niya. Tapos ang masakit pa dito, kahit even sa Christian families. Ayan. Dami pa rin mga children na disobedient and disrespectful sa kanilang parents. Isang mababaw na example about respect of the children of yesterday. Kami noon, mga bata pa, pag naglalakad sa daan, tapos may nakasalubong kang matanda, gumagalang ka doon, no? Magandang gabi po. Magandang umaga po. Ayan, talagang you pay respect to that older person na nakasalubong mo sa daan. Pero ngayon, iba na eh. Iba na yung dating, yung mga kabataan ngayon. No? Pag may nakasalubong sa daan na mas matanda sa kanila, wala nang sinasabi. Diba? Ang naka-porky pa is, yun kung sino pa yung matanda, yun na ang nagpay respect doon sa child. Yun siya na yung nagsasabi na mayang gabi eh. Di ba? Ang mga bata, dili nakabalo mo yung mayang gabi di anong, mayang gabi di akol. No? Ang nahita mo, nabali na ang panahon. No? Karon, ang mga kabataan karon. I even experienced that dire sa ubay. No? Lakaw ka diyan sa naglakaw ko diyan sa dalan, gikan sa gawas, padulong diri pa uli. Nakatagbo ko og mga bata pa sa dalan. Then ako mo iningon nila, "Mayng gabi eh." No? And then ang mga bata wala lang po yung response. No? Because they don't know that. Di nila alam 'yan. No? Nawala na sila ng respeto sa mga nakakatanda. At nakalimutan or hindi alam yung iba, yung karamihan hindi alam kung ano ang sinasabi ng Bible, at yung
iilan kinalimutan kung ano ang sinabi ng Bible doon sa Proverbs. Let me make it clear to you tonight kung ano yung sinasabi ng Proverbs. Ito. Listen, my son, to your father's instruction and pay attention and gain understanding. Iba? Maminaw ta sa instruction sa father. Pero daghan kayo mga bata karon, no? Wala na, dili na maminaw sa instruction sa father. Pag gitudluan, dili maminaw tudluan, no? Kung ano man, gusto nila, they will learn in their own. Mga igsuon, mga kapatid, it is very hard to learn in your own way. While na ay mga tigul, mga idaran na ay mga parents, mga dagko na, nga they experienced that before, and then they shared it with you as a younger generation para dili na nimo ma-experience ang hardship nga ilang gi-experience before. Mauna siya nga gikinahanglan yun nga maminaw kita as a younger generation. Maminaw ta sa ato mga ginikanan. Maminaw ta, mga anak. Maminaw ta sa instruction sa ato mga amahan. Ngano man, naagian na niya doon. Niagi na siya, anak. Kabalo siya, pag nagkamali ka, you will suffer much pag nagkamali ka. Maunang gitudlo niya sa imong, gitudlo na sa imong amahan, diha kanimo kung unsaon, aron dili na nimo maagian ang kalisod nga iyahang naagian. So dapat muubi ka. Maunang gingon sa Proverbs, and you will gain understanding. Sabi pa dito in verse 2, I give you sound learning and do not forsake my teaching. Do not forsake my teaching. Kainaan na, mauna na siya. Gihatag na nga dalan para nimo aron dili ka maglisod. Pero lagi, ang mga kabataan karon, ang botog nga, no, they have their own idea of learning. They have their own naa sila'y kaugaling idea nga kabalo na sila tanan. Okay, ug tudloan nimo, wala, dili maminaw, palingog-lingog ra. No? Dili maminaw. E ug usahay, gayaw-yaw ka din na, and then wala na di ay. Mo na mga anak, no? Mga anak din ha. Always listen to your father's instruction. Klaro man kayo ang gingon sa Proverbs chapter 10. My son, accept what I say. Yun din. Accept what I say, and the years of your life will be many. Kay naagian na to nila, kabalo na sila, og asa kamuagi nga dili mahamper ang imong kinabuhi. Verse 11, ingon siya, I instruct you with wisdom. I instruct you with wisdom and lead you in the right path. Diba? So, insaktong dalan ang gigiya sa inyo ha, aron dili na mo mawala pa. So ang ato na lang gikinahanglan, mga anak, is maminaw sa inyong mga ginikanan. No? This is one way of paying disrespect to your parents pag dili ka naminaw. No? Usay mo ka, alam mo na ako kung mama o papa, pero ang pangutana, naminaw ka. So kung wala ka naminaw sa imuhang ginikanan, wala ka naminaw sa imong mama o papa, you become disrespectful sa imuhang ginikanan. Paminawa na niya, money bonus pag naminaw ka sa imuhang ginikanan. Ang verse 12, ingon siya, when you walk, you will not sleep. Dili ka madigyas pag mulakaw ka. And when you run, you will not stumble. Oh? Dili ka madagma. Ano siya bonus pag naminaw ka? Mauna usahay, ato ang kinabuhi, nagkadagma-dagma ta, wala na ta kasabot, usay kahimtang na to karon, bisag asa na ta, nagkadugmo-dugmo, kaya nga naman, wala ta naminaw sa ato ang ginikanan. Verse 13, ingon siya, hold into instruction and do not let it go. Ayaw buhi eh. Why? Ano? Because it is your life. Now, mga anak, inanak ay importante ang maminaw sa ginikanan. No? Your life will be prolonged.
and you will no longer suffer difficulty sa imuhang kinabuhi kung naminaw lang ka sa imuhang ginikanan. So pay attention. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, bless your holy name tonight. Thank you so much for the sharing of your word. Salamat kayo Ginoong na namin nakuha diha sa gahom sa imuhang pulong ng mga pagtulunan. Tudloy kami Ginoo nga masunod na mo ang mga instruction sa imuhang ginikanan. Daloy gun ka Ginoo sa walay katapusan sa imuhang kinabuhi. In Jesus' name, Amen. O Amen.